Hi friends! Good evening po sa ating lahat. I hope nasa mabuti po tayong kalagayan at this moment. Welcome back to my YouTube channel. First of all, gusto ko pong magpasalamat sa aking mga supporters. Kasi po na-reach na natin 2,000 subscribers. At dun po sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel at sisiguraduhin ko po na bawat i-upload ko ay meron tayong matututunan. Nagsisawa na ba kayong kumain ng karne? Chicken, pork, beef, mga ganyan. So, alam ko marami nang nagsisawa. Kaya, samahan niyo po ako magluto ng pinangat na isda sa kamatis. Gagamitin po natin ang pampano. Tara, simulan na po natin at nang tayo makapaghapunan na. Friends, ito na po yung pampano na ating gagamitin. Nilinis ko na po siya kanina at hiniwaan. Mayroon po akong maiksing trivia. The health benefits of pampano is high content of vitamin B. At talagang masarap siya. Hinanda ko na po yung ating mga kakailanganin sa ating pagluluto. Siyempre, hindi mawawala ang kamatis, sibuyas, silim berde, at ang pampano. Maaari nyo rin po siyang hatiin kung gusto ninyo. At maglalagay po ako ng gulay. Ang ilalagay ko po dito ay talbos ng kamote na napakasustansya. Meron po akong tamarind powder and salt. Pwede pong pisos yung gamitin nyo kung yun po ang gusto ninyo. At saka tubig, kakailanganin po natin yon para sa sabaw niya. Tara friends, magsimula na tayong magluto. Yung iba po nagluluto ng pinangat sa kamatis. Nag-igisa po sila, gumagamit sila ng cooking oil, garlic, and ginger. Ako po, ito lang yung ating gagamitin. Iaayos ko lang po siya sa pan at ipapatong ko po dito yung isda na ating lulutuin, ang pampano. Pagkatapos, maglalagay na ako ng water, yung magsisilbing sabaw niya. Depende sa gusto nyo kung gaano kadami. Saka ko po i-on yung ating kalan. Takpan po natin siya habang hinihintay natin siyang kumulo. After po ng 8 to 10 minutes, eto na po siya. Kumukulo na siya. Isusunod ko na po dito yung ating salt to taste. Mamaya pa po natin ilalagay yung tamarind powder natin. Uunahin ko po ilagay dito yung ating gulay. Kasi po pag inuna natin yung gulay, mag-iiba yung color niya pag may tamarind powder na. Kapag ganito po yung ating ginawa, makikita nyo mamaya kapag hinango ko na siya, kulay green pa talaga siya. Pansinin nyo friends kapag nagsisigang kayo sa inyong mga bahay. Kapag inuna nyo yung tamarind powder tapos inilagay nyo yung mga sahog na gulay, ang magiging kulay niya green pa rin pero parang lanta siya. Hindi po kagaya nito, tingnan nyo. Parang sariwang-sariwa pa yung ating talbos ng kamote. Pero luto na po yan. Iyan po yung isang sekreto ko kapag nagluluto ako ng sinigang. Kasi po itong pinangat parang sinigang din siya, pero mas marami lang sabaw yung sinigang kaysa sa pinangat, pero maasim din siya. After ko pong mahango yung gulay, saka pa lang po ako maglalagay ng tamarind powder. So babalik ta rin ko po yung isda para maluto siya ng gusto. After ko po siya mabaliktad, titikman na po natin. Kapag okay na po yung lasa, tatakpan po natin. Maghihintay po tayo ng 2 to 3 minutes. Luto na po siya. Pwede rin po kayong gumamit ng pampaasim na tulad ng calamansi juice, kamyas. Yung iba po ganyan yung ginagamit. Ayan, luto na talaga siya friends. Ang sarap niya. Habang hinahango ko po itong ating niluto, shout out po muna tayo kay Ma'am Bea ng Japan. Ami and Tom, Lee GD ng Korea, shout out po, Jay Sunday, kay Ma'am Chen Yastan, Filipina Australian po. Hi po sa inyong lahat, keep safe po. And lastly, sa aking tito, Barangay ni The Boy, shout out sa iyo, keep safe and God bless.
Ayan na po ang ating pinangat na pampano. Napakasarap po nito at napakasustansya. Nakita nyo naman na hindi tayo gumamit dito ng cooking oil. Marami pa pong luto ang pwede nating gawin sa isdang pampano. Abangan nyo pong muli ang luto ni Lou M na gagamitin natin ay ang pampano. Sana po meron po tayong natutunan at maraming salamat po. Bye friends!